Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, gagawa ko ng vlog about sa kung paano gumawa ng DIY hair treatment. So ayan guys, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng mga DIY na pang hair treatment sa mga common problems natin sa buhok, like frizzy, dry, and kung ano-ano pa dahil sa kung ano-anong ginagawa natin o nilalagay natin sa buhok natin kaya nasisira. So eto guys, etong vlog na to is ipapakita ko sa inyo yung pinakamura at pinakaswak sa budget na hair treatment. So hindi na natin kailangan na pumunta pa ng salon. So mas maraming makaka-relate nito, lalo-lalo na sa mga hindi afford magpa-salon dyan or magpa-hair treatment sa salon dahil sobrang mahal naman kasi talaga. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo and i-review natin kung okay ba talaga yung hair treatment na gagawin natin dito sa buhok ko. Kasi as you can see guys, sobrang kapal ng buhok ko and sobrang dry din talaga nito. Kasi last year pa talaga ako nagpaayos ng buhok and as of now, hindi pa rin ito nasusundan. Kasi sobrang mahal talaga ng paayos sa buhok ko. Kasi sobrang kapal talaga niya and natatakot ako na magpaayos pa sa iba. Kasi meron akong isang tao na pinapahawa ko dito sa buhok ko guys. So pinagkakatiwalaan ko siya kasi sa kanya lang sumusunod yung buhok ko. Kasi diba may mga ganong factor na kapag nagpagawa ka sa isang tao, may hiyang saka may hindi hiyang. So ganun yung akin. May hinihiyangan kasi yung buhok ko. So last way back, ano ba yun, taon na yun? Basta last 2 years na ata yun. Nagpaayos ako sa iba, nasunog yung hair ko, so yung sa bandang ilalim ng strands ng buhok ko, as in sunog talaga siya, so sa mall pa naman ako nagpaayos nun, and hindi talaga siya effective, which is medyo mas mura siya compared sa mga kilalang salon. So, kaya hindi na rin ako masyadong nag-expect, saka hindi na rin ako. Pero disappointed talaga ako kasi sayang yung pera na binayad ko. Dati kasi, mahaba pa yung buhok ko guys. Hindi siya gantong kaikli, as in mahaba hanggang dito. So, ayan, pakita ko sa kabilang side yung picture or sample ng buhok ko. Yan, ganyan siya kahaba. And ngayon, nagpaikli na ako kasi sobrang kapal talaga ng buhok ko, as in. Sobrang hirap niyang suklayin and sobrang bigat niya sa ulo. Promise. So, ayun nga guys. Nakita ko lang din tong ideyang to sa mga co-vloggers ko. Kasi mahilig din naman ako manood ng YouTube. So, nakikita ko kung effective nga ba or hindi yung sa kanila yung DIY remedies or DIY hair treatment natin. So, ngayon, yun ang gagawin ko at hindi pa ako naliligo. As you can see guys, sobrang dry ng buhok ko. Walang yan ligo-ligo, walang suklay-suklay. So, susuklayin natin. And so, kung gusto mo makita yung hair treatment or DIY hair treatment ko, just keep watching. So, guys, eto na yung mga gagamitin natin. Ipapakita ko muna sa mga ingredients na kailangan nating gamitin sa DIY hair treatment natin. So, first, kailangan natin ng lalagyan. So, eto na lang yung mas pinili kong lalagyan. Transparent siya para nakikita nyo kung ano yung mga pinaglalagay ko dito sa lalagyan na to. Okay? So, next is kailangan din natin ng kutsara. Kasi ito yung magiging pangsukat natin doon sa ingredients na ilalagay natin doon sa transparent na lalagyan. Siyempre, yung pinaka main ingredients na kailangan natin is meron tayo ditong conditioner. So, cream silk kulay green. Ayan. So, mostly ito talaga yung ginagamit ko sa buhok ko. And dalawa yung ilalagay ko kasi sobrang kapal talaga guys ng buhok ko. Pero kung manipis naman yung buhok nyo, okay na po yung isa. And kailangan natin ng suka. So dito ko na nilagay yung suka. So ito yung sukang paumbong. Yun yung sukang mumurahin lang. So kung medyo may budget kayo, pwede kayong bumili ng apple cider. Pero kapag medyo purita yung budget natin, so okay na tong gantong suka. Proceed na tayo sa kung paano natin gagawin yung ating DIY hair treatment. So, gaya ng sabi ko, dito ko ilalagay yung mga ingredients. So, una nating ilalagay is yung cream silk.
So, dalawang cream silk yung ilalagay ko. Kasi, feeling ko, hindi niya kakayanin kapag isa lang yung ginamit kong conditioner sa buhok ko. Kasi, sobrang kapal niya po talaga. As in. So, ayan. Bubuksan ko na yung... Grabe naman itong buhok ko. Guys, pasensya na pala kung medyo maingay. Kasi, naka-electric fan ako ngayon. Dalawa. Sobrang init kasi dito. So, baka dahil sa init, nagbablog ako, ang haggard-haggard ko na. That's why, nag-prepared ako ng dalawang, ano dito, electric fan, guys. Ilalagay natin yung conditioner dito sa lalagyan. So, saka din natin, guys. Yung mga conditioner na ganito, mabibili nyo lang siya ng 7 pesos, diba? Sobrang affordable talaga. Ang hirap nito, wala tayong ditong lalagyan. Wala tayong patungan. So, kahit lang. Sayarin ko lang yung conditioner dito. So, ayan. Then, ilalagay ko pa yung isang conditioner. Kasi, dalawa yung conditioner na gagamitin ko sa buhok ko. Ah, open na pala siya. So, ayan. Ay, ano ba yan? Hindi pa pala open. Pinaasa lang ako. Kailangan ko gamitin yung bibig ko. So, huwag nyo akong gagayahin, ha? Baka malason kayo. So, ayan. Ito yung pangalawang conditioner na nilagay ko. Side in nyo, guys, kasi para hindi sayang yung conditioner. Ayan. So, next na gagawin natin o ilalagay natin is yung suka. Sukatan natin siya gamit yung spoon. So, 1 tablespoon lang po yung ilalagay natin dito. Okay? Ayan, salin na natin yung suka. 1 tablespoon lang. Ay! Nasira. Ay! Ala. Ang asim ko na talaga dito. Teka lang. Sip. Ayan. So, nilakihan ko lang yung butas, guys. Kasi, ang tagal niya. Baka abutin tayo ng 10 years. So, ayan. So, ilalagay natin itong 1 tablespoon sa ating lalagyan. Ayan. And then, haluin natin siya. Mix lang natin, guys. Paikot-ikutin lang natin yung kutsara. Yung ilalim ng kutsara. Ayan. Ikut-ikutin lang natin kagaya nung ginawa nyo sa mga ex nyo. Ganon, charot. Umugot pa. So, ayan guys. Once na-mix na siya, so mix lang natin siya hanggang sa mag-combine yung suka at yung conditioner. After nito, i-apply na natin siya sa hair na. Ayan guys. Ayan. So, once na-mix na siya, i-apply na natin siya sa hair natin. So, hatiin muna natin guys yung buhok natin into two. So, as you can see guys, dry na dry siya. Ayan. Banda dito, medyo may kulot-kulot na. Ayan. Tagal na rin kasing hindi napaayos ng buhok ko eh. Wala pala akong pony. So, kailangan din pala may pony tayo. Gawa na lang natin ng paraan yan. Ganyan na lang. And then, ayan. Gamitin natin yung kamay natin pang massage dito sa hair natin. And apply natin siya guys. Ayan. Mas magpo-focus ako guys dito sa ilalim kasi nandito yung dry. Buhok ko dahil sa color. So makikita nyo naman guys, faded na yung color ko. Ito talaga yung totoong kulay. Tapos ito yung pinakulayan ko. Hindi na talaga ako nakakapagpaayos ng buhok. Hirin ko nga kulang pa yung nilagay kong conditioner. Half lang yan. Maubos na yung conditioner as in. Okay, so proceed naman tayo sa kabilang side. Sana maging effective talaga to. Sana tumalab sa akin. Yung natitira pa. So, kung ayaw yung gamitin yung hands nyo na pang spread dito sa buhok natin, pwede kayong gumamit ng mga
brush. So, malaki-laki yung pang-budget nyo. Yan. Bili kayo ng brush. Kasi sa akin, carry bells na tong kamay. Side din natin, guys, kasi sayang. Feeling ko kulang talaga yung nilagay ko. Ang kapal kasi ng buhok ko, promise. I-spread lang natin siya hanggang yung lahat ng buhok natin is nalalagyan. Promise, feeling, ayan o, oh, may mga hindi pa ako nalagyan dito sa kabilang side. So, I think kailangan ko pa ng isang conditioner. Wala, ubos na siya. So, guys, mag-a-add lang ako ng isa pang conditioner para sa mga hindi nalagyan na ano. So, I'll be back. Wait lang ha. Hello guys, I'm back. So, ayan, pumunta pa ako ng tindahan dahil naubusan ako ng stock ng conditioner dun sa CR namin. Nakakaloka. So, ayan guys, bumili ako ng isa pa dahil kapos. So, maglalagay ulit ako sa lalagyan. And, lalagyan ko ulit siya ng 1 tablespoon ng suka. Lagay ko ulit siya dito. Then, maglalagay ulit ako ng 1 tablespoon. So, ayan. Mix lang ulit natin siya. After ma-mix, lagay ulit natin dun sa mga hindi nalagyan ng conditioner at ng suka. So, share ko lang din pala sa inyo, guys. Habang ako, pag nagpapaayos talaga ako ng buhok, nahihirapan yung nag-aayos sa akin. Kasi, ang kapal talaga ng strands ng buhok ko. So, feeling ko nga, dapat talaga kami na sobrang tagal. Which is, normally naman talaga yon kapag nilalaban yung buhok. Kasi ako, yung ina-avail kong package or yung ina-avail ko para sa buhok ko is yung Reban, tapos meron na rin siyang hair color and Brazilian. So, tatlong klase yon, 3,000 yung sinil sa akin. So, home service yung ano, yung ginagawa, yung pagre-Reban sa akin. Tingin nyo ba, masyadong mahal yun sa 3,000 guys. So, ayan guys, sinuubos ko lang yung laman ng lalagyan. Nung pirasong cream silk pala yung kailangan sa buhok ko. So, alam nyo na guys, kapag makakapal yung buhok natin, or makakapal yung buhok nyo, tatlong cream silk yung ilalagay nyo. Pero, kung manipis naman guys, okay na yung isa lang. So, ayan guys, na-spread ko na sa lahat ng buhok ko yung DIY hair treatment natin. So, ibababad ko lamang to for about 15 minutes and then after nito, aalawan na natin siya. And ipapakita ko sa inyo guys yung result after natin mababad in 15 minutes. So, babalik ako kayo guys. Just keep watching guys para makita nyo yung result ng ating DIY hair treatment. Hair treatment, sobrang ganda talaga niya, as in, so feeling ko nagpasalon ako, pero imagine mo, 21 pesos lang nagastos ko, tatlong conditioner lang, at saka nilagyan ko lang ng suka namin, so ganyan siya kaganda. Kung i-rate ko siya from 1 to 10, marirate ko siya from 10 talaga, so ang ganda nung result niya, promise guys, ang lambot-lambot ng buhok ko. So comparing naman dito sa picture nito, yung una, nung hindi ko pa nilalagyan ng hair treatment, ng DIY hair treatment natin. Diba? Sobrang dry niya, sobrang tigas niya, saka feeling ang ganit-ganit. Pero imagine mo ngayon guys, nung pagkabanlaw ko, ang ganda niya, promise. At saka, ayun lang, sobrang mura. So, talagang makakatipid ka na may mga ganito palang product, na may mga ganito palang DIY na pwede nating magamit sa pang-araw-araw lang. So, ayun guys, nakakatuwa lang na makita, saka i-share sa inyo na magawa rin natin to. So, hanggang dito na lang guys yung ating vlog and tatapusin ko na siya. So, thank you so much sa mga nanood and sana may natutunan kayo. So, supportahan nyo sana yung vlog ko at
subscribe nyo na po siya. So, click nyo lang po yung subscribe button and yung bell notification para lagi kayong updated sa mga ina-upload kong vlog. So, hanggang sa muli and see you on my next vlog. And don't forget to follow me on my social media account. So, search nyo lang yan, Rosemary Chalan, for my Facebook account. And for my Instagram, I am Miska. So, bye-bye!